Ang mga walang ulo. Isang araw, bandang alas 4 ng madaling araw, bumangon ang aking inay para lumabas sa kanto at bumili ng kape at pandesal. Napadaan si nanay sa isang grupo ng kambaser, tawag sa mga nagpapahulugan ng mga bagay-bagay dito sa aming probinsya. Sa loob ng isang jeep na paalis, ay nagulat raw ang aking inay sa kanyang nakita at kinilibutan siya. Lahat ng sakay ng jeep kasama ang driver, lahat sila ay walang ulo. Napatakbo daw ang aking inay pauwi sa bahay sa kanyang gulat. Bandang alas 12 ng tanghali ng araw ding iyon, nagulat ang buong baryo namin sa balitang na aksidente raw ang jeep na nakita ng aking ina noong madaling araw. Bumangga raw ito sa malaking truck at nayupi ang harapan ng sa lakas ng impact, dead on the spot ang lahat ng sakay ng jeep. Kinalaunan ay may pumunta sa aming bahay naming kapitbahay na nagmamay-ari ng jeep na nabangga na si Mang Eli para kuhanan raw ng picture ng tatay ko ang nangyaring aksidente sa kamera ng aking tatay na di-film pa noon. Simula ng araw na iyon, ay gabi-gabi daw nagpaparamdam at nagpapakita sa aking inay ang mga taong namatay. Hindi po alam ng inay ko kung bakit sa kanya lang sila nagpapakita. At hindi na daw po nakakayanan ng inay ang pagpapakita nila dahil duguan daw po ang mga ito at ang iba'y basag-basag ang mukha. Sa kanyang nakikita po ay nagkakaroon siya ng nervous breakdown, sabi ng aking mga tiya. Huling lamay na po ng mga namatay at isa-isang pinuntahan ni nanay ang kanilang kabaong at binubulong sana'y manahimik na sila dahil hindi niya na raw kaya. Pagkatapos raw nun ay kahit papano ay tumigil at nabawasan na ang mga nangyayari at pagpapakita nila. Ano po sa tingin niyo ang nangyari? Tingin niyo po ba dapat ay sinabihan ng aking ina ang mga tao sa jeep na iyon?